Tinamad akong magluto kaya lumabas ako para bumili ng pansit para sa dinner ko. Nag-init na nga si kuya ng mantika dito at naglagay ng isang itlog. Naglagay na rin siya ng sprouted beans, cabbage at konting carrots. Hahalu-haluin lang niya yan hanggang sa maluto ng kaunti yung mga gulay. Masarap yung pansit nila dito, lalo na pag si kuya yung nagluto. Minsan kasi pag wala si kuya, yung babae yung nagluluto. Masarap naman yung luto niya, pero mas gusto ko yung luto ni kuya. Mas malasa kasi siya kumpara dun sa luto ng babae. Nilagay na ni kuya yung sotanghon at naglagay na rin siya ng toyo. Mimekos-mekos na lang yan ni kuya hanggang sa maluto. Ang galing ni kuya magmekos-mekos. Ayan, naglagay na siya ng asin. At toyo ulit para sa toyo, ing tulad ko. Ayan, mekos pa kuya. Ayan, dito tinanong niya sa akin kung gusto kong maanghang. Sabi ko, konti lang ang ilagay niya. Ayan, mekos-mekos niya ulit. Ang galing ni kuya. Malapit na yung maluto. Gutom na rin ako sa mga oras na yan kasi hindi ako nag-lunch. Nagkape lang ako tsaka konting wafer. Naglagay siya ng garlic, konting garlic at spring onions. At mimekos-mekos niya ulit hanggang sa maluto. Ayan, luto na siya at ilalagay na ni kuya sa lagayan. 12 RMB nga pala yan. Nasa 92 pesos din siya. Good for 2 persons na. Mabubusog ka na rin dyan at masarap na masarap siya. Sulit na sulit din ang ibabayad. Pupunta naman ako ngayon dun sa bilihan namin ng fried chicken. Hanbao dyan yata yung pangalan nito, hindi ko sure. Meron silang bagong menu, pero hindi ko naman maintindihan kung ano yung mga nakasulat. Ang madalas naming binibili dito ay yung buong fried chicken nila. Masarap kasi siya at saka murang-mura. Nasa 20 RMB o kaya nasa 152 pesos siya. At dahil mag-isa lang akong kakain ngayon, hindi na ako kumuha ng isang buong manok dahil hindi ko yun kakayaning ubusin. Kahit ganitong negosyo lang sana pagka-uwi ng Pilipinas para hindi matenga. Bukod sa french fries, hamburger at fried chicken, gumagawa din sila ng mga cakes dito. Mukhang luto na yung mga in-order ko at inaayos na ni ate. Ayan, tinawag na niya ako. Nakaka-uwi na ako at makakakain na. Gutom na ako. Alas 6 pa lang sa mga oras na yan, pero dito kasi sa China, maagang kumakain, kaya nasanay na rin akong kumain ng maaga. Ayan, masarap yung french fries din nila. Tsaka yung fried chicken, yan yung pinakagusto naming in-order. Kainan na, nangungulit na yung mga bulate ko sa tiyan. Gutom na rin sila. Sinisigaw na ng mga bulate ko yung fried chicken, kaya heto na. Dinig nyo ba yun? Diba sobrang lutong niya? Busog na yung mga bulate ko, hindi ko na siya kayang ubusin. Initin ko na lang siya para bukas para hindi masayang.